I-off mo. Ay, i-ano mo to, i-mute mo. Dali, i-mute mo, Nay. I-ano mo kami, i-video mo kami, dali. Importante, tumayo ka, dali. I-video mo kami. Wait lang. Dali, i-video mo. Tumayo ka, bingis! Pagod ka. Kasi ngayon na yung huling araw ng bayad ng kotse ko. Hello! Si Miss Ito, transformed na ulit. Ay, tiga. May naalala ako. Ito! Nay! I-off mo. Ay! I-ano mo to, i-mute mo, dali, i-mute mo, Nay. I-ano mo kami, i-video mo kami, dali. Importante, tumayo ka, dali! I-video mo kami. Wait lang. Dali, i-video mo. Tumayo ka, bilis! Pagod ka. Kasi ngayon na yung huling araw ng bayad ng kotse ko. Ay, shit, ano? June 7 ang tapos ng birthday ko yun. June 7. Oh! Guys! Ulit-paid na yung sasakyan ko ngayong araw na to. April 26, 2019. Depende yun na 8 June sa bayad yun, sa unang bayad. Oo, kasi ano, nag-pandemia pala eh. Nabutan ka ng pandemia. Alam, tapos na yung kotse ko, guys, fully paid na siya. 5 taon ko yung binayaran. Tapos, August 7, tas birthday pa ni nanay. Birthday niya, tas August 7, dalawa yung celebration namin. August 7, tas si nanay, August 5, tas 70th birthday ni nanay. Ay, grabe! Yes, yung iwigo ko, pangalawang sasakyan ko yun, eh merong nangyari doon, kaya... Huwag kaya mabing August 14. Grabe. May isang taong yun. Nakikita dyan si nanay, dami na naman sinasabi, no? Ako yung bilat siya. Nakala ko na paano ka? Nalalang. Hindi pa tumutunog yung cellphone ko. Tutunog yung cellphone ko kapag nag-charge na yung video sa akin. Eh, ngayon na yun, August 7. Tapos, punta tayo sa labas. Tingnan natin yung sasakyan. Video mo ko. Ito yung sasakyan ko, ipapita mo. Ayan, guys. Tapos na siya. Ngayong araw na to ang tapos ng hulog ng sasakyan ko. Kahit mainit, yayakapin kita. Aking ka na! Yay! Tiyak ako. Magpa-ice cream ka naman sa amin ni Andrea. Yan, B. Kailangan mapuno natin. Pambawal lang si Netflix. Halik ka na. Natutuwa ako. Hindi, yung nagtulak-tulak na ice cream. Mas masarap pa yun. Nanay! Halik ka, dalihan mo. May sasabihin pa ako. Ano? Dalihan. Likpitin mo yung lugas ako kasi syempre, di ba? Kapulisip ka naman. Ilipitin mo kasi ano nga. Parang natuwa na kayo. Grabe, wala na ako. Guys, ang laki ng luwag nung gastos ko kada buwan. Kasi 14,000 yung binabayaran ko monthly doon. Binayaran ko siya for 5 years. Sobra akong tuwan-tuwa kasi finally tapos na. So 14 years ko yung hinulugan. Tapos, ang mangyayari to next, Magnetech, sabi nung video sa akin, after 2 weeks po, tatawag ako sa kanila or pupunta ako sa website nila para mag-schedule ng punta sa BBO. Tapos,
kukunin ko na yung ORCR. So abangan niyo yung vlog na to at sobra pong lumuwag na talaga ang aking finances. Nang very light lang, 14,000 yon tapos 5 years. Ayun, tas Nay, ano masasabi mo na buo na, tapos ko ng hulugan. Kaya ang masasabi ko, maraming salamat sa loob ng 14 years na. 14 years? 5 years? 14,000 yung, tumatawa si Anne. 14,000 yung bayad ko sa 5 taon. Kada buwan. Ano ang sabi mo? Ang masasabi ko, maraming salamat at natapos na niya ang coaching niya. Tuwan-tuwa siya, nagulat na ako. Tsaka isa pa. Nung pandemic, di ba? Walang pandemic, trabaho. Ba, dapat matagal na yung natapos. Kaso natigil siya ng trabaho niya. Tsaka nung pandemic, gusto ko na yun isoli talaga kasi wala na pahulog. Na-release na niya yun, April 26, 2019. Dali, ang manong na yan, no? Tama na yun. Ano na? Di ba? Magaling ba ako maghulog na? Eh, siyempre. Ano na susunod na bibili? Ano na susunod na bibili? Ano gusto mong bilhin na susunod? Bahay at lupa sa pasok. Hindi, totoo yan, bahay at lupa, mag-iipon ako. Bili muna ako siguro ng lupa. At saka, sa bahay at lupa na yun, umabot pa ako. Ito, lagi na lang namin yung mga ganyan. Aabot ka niyan. Patay na lahat ng tao, buhay ka. Abangan niyo yung buong vlog na... Abangan niyo yung buong vlog na to. Ibablog ko yung pagkuha ko ng ORCR. Ikukwento ko sa inyo yung lahat ng nangyari. Challenges na hinarap ko sa kotse na yan, si Reyna eh. Yun lang. Hello to Miss Ato. Dumalong ka. Aray ko, sakit na yan. Kunin ko yung susi. Ang init sa labas. Sobra kasi akong happy na kukunin ko yung susi. Papasok tayo sa sasakyan. Tapos, ito yung may susi. Grabe. Guys, ito si Hyundai Reyna. Ayan yung sasakyan ko, guys. Akin na siya. Ang init sa loob. Umupo ako. Ano ba? Hindi, kasi akala namin na may uluwipan kuminsan dun sa nito. Maraming olpihan dun. Anyway. Sobrang saya ko, te. Sobrang saya. Kung ano, Andrea, kumuha kayo ng soft drinks, mag-celebrate tayo sa sinanay. Papasok ako sa kotse, guys. Ang init-init kasi. Na yung bumili kayo ni Andrea, mamasyal kayo, mag-shopping kayo, mag-ano, punta kayo. Okay, asan ang pan-shopping namin? Money daw. Sabay ganun. Mag-shopping kayo ni Andrea, charot kami. Punta kami sa south niya. Kanina pa ako tinitila ng mga gumagawa dun sa bahay ng pinsang ko. Kasi nagsisisigaw ko kasi. Okay, ang init. Ayan, lumamig na! Guys, sobra ako talaga. Iyak ako. Kanina, may papaiyak na ako. Tapos ngayon nawala kasi nga dahil ang init. Anyways, again, August 7, ito ang huling araw na magbabayad ako sa aking kotse. At fully paid na siya ngayong araw na to. Actually, hindi pa nagde-deduct sa bank account ko ang BDO. Pero last na ngayon. At ito po'y binuno ko ng 5 taon. At dumaan ang pandemic, akala ko masosurrender ko to dahil nawala ng events. Pero buti na lang binigay sa akin ni Lord ng nakaipon ako at yun ay napatustos ko dun sa mga walang event at walang at nakapasok agad ako sa call center. Nabayaran ko yung ibang buwan. Actually dapat tapos na to ng June 7 pero dahil dun sa bayanihan na 2 buwan na hindi ka magbabayad dahil dumaan yung pandemic para mas lumuwag daw yung finances at yung mga nagbabayad ng mga hulugan, yung mga gantong hulugan. So, in-avail ko yon kaya August 7 po ang natapos. So, June 7, July, and August yung dinagdag niya na extend po ng 2 buwan. At itong aking sasakyan, ang pangalan nito ay si Reyna A. At ito po ay 2019 model ng Reyna, Hyundai Reyna. At grabe ang dami ng pinagdaanan nitong sasakyan na to. At proud ako dahil napaka tibay nito dahil ang kanyang mileage pa lang po ay 41,641. So, 5 taon na inalagaan ko to. Hindi ko to nilaspag, hindi ko to binaboy, hindi ko to iniratrat sa mga probinsya, long drive, hindi po talaga. At ngayon, syempre 5 years na to, si Reyna A.,
ito yung kasangga ko, ito yung kwarto ko, ito yung cabinet ko, dito ako umiiyak, dito ako lahat, dito ako nagdadasal, kasi lagi ako nagpapatugtog ng mga gospel song pag nag-road trip ako or may problema ako. At pina-check up ko siya, marami na siyang, syempre 5 years, yung gulong, palitin na siya, tapos pinalitan na yung headlight na ilaw, pati yung brake light, tapos change oil, tapos ang problema pa nito, yung wiper, mapalitan natin to dahil baku-baku na yung wiper, naka-insured pa rin siya, wala po akong mintis, ako po yung auto-debit sa credit, sa bank, sa debit card ko, yung charge nito, hindi po ako nag-issue ng cheque, post-dated check, ito po yung auto-debit, at ngayong araw na to ang huling bayad nito. Sabi din yung battery din is palitin na siya, pero okay pa naman kasi 83 pa yung charge noon, tapos 43% yung health, so okay pa daw yon. Tapos basta ang dami nang papalitan ko to, pagagandahin ko to, lalagyan ko to ng monitor dito, yung gulong nakapag-canvas na ako, gulong na may mugs. So, ayan, isa-isahin natin. And I'm so happy. Ang kotse ko, hindi po to high-end na kotse. Hindi, at kung magtatanong kayo, Miss A, balak mo ba magpalit ng kotse? Hindi po. Kasi, inofera na ako ng Hyundai na i-upgrade natin. Bili namin yung kotse mo, mag-upgrade ka. Ayoko po. Kasi, hindi ko siya priority ngayon. Ang priority ko, bahay namin talaga ng nanay ko. At nais kong bumili ng lupa. At guys, thank you, Jesus Christ, Lord. Thank you sa lahat ng events ko. Thank you sa call center, thank you sa nagtiwala sa akin para maipon ko to. Sa lahat ng mga events, yun ang pinakamaraming nagpabayad sa akin events. Maraming salamat sa pamilya ko, thank you. Hello, si Miss Ata.